Nasabon ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration sa pagdalo niya sa selebrasyon ng anibersaryo ng naturang ahensya. Isa sa mga pinuna ng Pangulo ang pagpuslit sa bansa ng ilang high-profile suspects. May news to go si Teresa Andrada. Matinding pananabon ang inabot ng mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration kay Pangulong Noynoy Aquino, guest of honor ang Pangulo sa 72nd anibersaryo ng ahensya. Sa kanyang talumpati, di na itago ni Aquino ang pagkadismaya sa pagkakapuslit sa bansa ng mga high-profile na suspect gaya ng magkapatid na Joel at Mario Reyes. Kung natanggap ng Bureau of Immigration noong 13 Marso ang lookout bulletin na ipinalabas mismo ng Kalihim, Laila de Lima, para sa magkapatid na Reyes, paanong di umano nakalabas pa rin sila ng bansa noong 18 Marso? Ang magkapatid ang itinuturing ng mastermind sa pagpaslang sa broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortega sa Palawan. Tinukoy rin ng Pangulo ang kaso ng dayuhang si Kim Tae-dong na nahaharap sa kasong large-scale estafa at dapat ay ide-deport na sa South Korea. Nakatakas si Dong mula sa isang ospital kung saan siya ikinonfine dahil daw sa hypertension at diabetes. Sabi ng Pangulo, hindi maaaring makatakas si Dong kung walang kunsabahang nangyari. Ikinadismaya rin daw niya ang pagpasok ng halos 400 dayuhan na hinihinalang miyembro raw ng cybercrime at human trafficking syndicate na nambibiktima ng mga mamamayan sa Taiwan at China. Kamakailan, nahuli ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang mga ito. Napag-alamang dito mismo sa Pilipinas nila ginagawa ang kanilang operasyon. Kitang-kita sa nangyari ang pagkukulang sa pagtupad sa tungkulin. High profile na nga ang mga salaring ito, ipinalabas sa lahat ng media, kanilang mukha, pero tila walang kahirap-hirap pa rin silang nakatakas. Bago magtalumpati ang Pangulo, sinabi ni Immigration Commissioner Ricardo David na plano nilang i-upgrade ang kagamitan ng ahensya para mapaigting ang pagbabantay sa mga airport at seaport. Pero ayon sa Pangulo, mababaliwala lang ang mga modernong gamit na ito kundi matitigil ang kunsabahan sa loob mismo ng ahensya. Kailangan natin ayusin ang bitak sa sistema. Gaano man ka-high-tech ang mga kagamitan ng inyong ahensya, kung mayroon pa rin mga naga-under the table at mga kakuntsaba sa pagsingit ng peking papeles, talagang mababaliwala ang ating pagbabantay. Pero bago ang talumpati ni Aquino, sinabi ni David na magmula raw nang maupo siya sa pwesto noong 2011, nasa 36 na kawanin na raw ang na-dismiss sa serbisyo. We at the Bureau of Immigrations do not and will not hesitate in the investigation or investigating and enforcing disciplinary actions on complaints or cases filed against hearing officials and employees. Gayunman, hamon ng Pangulo sa mga opisyal at empleyado na husayan ang kanilang trabaho. Teresa Andrada, GMA News.